video, yun po, yun yung mga kinayaan naman po kami ng management na mag-explore sa ganung bagay, sa mga kaya din po namin gawin po sa Bini po. Okay po, this leads me to my next question. Napanood ko kasi yung video niyo po sa Binondo, yung nagbibigay tayo ng mga papers. Ito yung nakidin mo na Bini. How does it feel now na we have more than millions na nakikinig ng ating mga song? If makakabalik tayo doon sa tayo na nabibigay ng paper, ano kayo yung masasabi natin doon sa polls? Actually, na-miss po namin yung moments na yun. Parang nag-enjoy lang tayo mamigay ng mga flyers. And kumain, di ba? Alam mo yung parang kahit saan kami magpunta. Well, hindi pa naman talaga super kilala kami nun. Pero, kahit, alam mo yun, kahit meron kami nakita nung pinamimigay na namin na nasa Baso Rahat, parang hindi namin binigdil yung before, pero... Masaya siyang Ilokba. Siguro yung mga humble beginnings. Yes. Diba? Ganun talaga po nagsisimula. Totoo. Like, aware talaga kami na hindi agad-agad na may kilala talaga yung Bini. So, parang yun yung isa sa mga way namin para ipakilala na, okay, this is Bini. May mga QR codes pa din dun, eh, diba? Para, which means po yung mga, yung Spotify namin, yung mga accounts namin. And dun, wala. Pag nag-look back kami, parang ang sarap niyang balikan kasi... pinaghirapan talaga namin kung ano talaga, kung nasaan kami ngayon. So, sa mga tao na sumusuporta ngayon, sobrang na-appreciate po namin kayong lahat. And kasama namin kayo sa karerang ito. Yes! Yes. Okay. Thank you, Manoy. Of course, JR. Thank you so much. Thank you. And also, we have from RNG, we have Charles. It's Charles here. Charles Nico. Okay na. How about Robinson? Okay, so we have... going back to Herald Express, we have Sir Dexter. Sir Dexter, do we have any question for Bini? Okay, excited lang talaga Sir Dexter no, makita kayo dito guys. May and, question po siya. Ay! Sir Dexter, kaya yan! Kaya na lang po. Hulaan po namin birthday. Sir Dexter? Okay, sige. Happy na lang talaga siya, Maloy. Just to see you girls here, okay? Sige, ito na tayo. Let's go with... from RNG, do you still have another question from RNG or okay na tayo doon? Wait, na-starstruck talaga kayo guys. Purukuhan na lang tayo. Okay, sige, let's go on with our guest from UNTV. Miss Grace, Doc Tolero, and she has a question for you ladies. Ito from Miss Grace, Doc Tolero from UNTV. Ginagawa ba kayong mga OPM songs na gusto nyo katahin sa UNTV, sa Wish Bus, since meron na rin tayong Wish Bus sa US and South Korea? Actually, nakapag-perform na po kami sa Wish Bus po sa US. And hopefully, makapag-perform po kami sa South Korea, di ba? Hindi ba po kasi kami nakakapunta doon. Sana. And songs, ano ba? Cherry on top. Yes, yung bago namin single na-release. Malay nyo, di ba? By that time, makapunta na po kami ng South Korea. Pero cherry on top. Cherry on top. Meron kayong gusto kung ano na talaga pangarap ng maging kakulab sa Wish Bus sa US? When it comes to performing down on live? Ariana Grande. Wow! Yes. Yes. Oh. Taylor Swift po kaya ito, Joe? Yes! Sabi ko lang, Beyonce. Guys, manifest talaga natin yan. Oo. Miss Grace, do you have a follow-up question? Okay, thank you Miss Grace. Stop there for UNTV now. Also, we have our friends from K-Line. Now, let's start off with Hillary! Yeah. Hillary Johnson! From 96.7 K-Line. Hi, good evening ladies. I'm Hillary Johnson of 96.7 K-Line. Thank you for completing our playlist. You made it on our charts for 2 weeks, so thank you very much for being a part of our playlist. My question is, Baguio City is really relatively smaller in all the venues that you're performing at, you're performing in. How did you choose Baguio as one of your stops? Well, direct, bakit po? No, but I feel like kasi in Baguio,
feel ko na. No, but kasi, di ba, tama ka, go. Thank you. One year with your time, and feeling ko kasi nga, even if it's cold here, pero kasi warm yung pag-greet ng mga tao dito. And there's a lot of people here in Baguio, and we also want to give as much love as we want to give them the same way that they gave us. No? Yes. Kasi nga, Baguio is a melting pot for some students, mga bakasyonista, and diba naging huge part rin ng Baguio of your journey, diba? Yes, that is right. Okay, so Hillary? That's it. Thank you very much. We wish you well, and we'll see you tomorrow. Yes. Thank you! Thank you, Hillary. Ito na. Hindi na magpapatalo for Spooky Light. Ito, huge fan. Parker Young. Parker. Parker pa muna. O, pinupush mo kami kanina. Go, Parker. Our shy boy. Come on. Yes. Go, Parker. Hello. Good evening. Following the question of Hillary Johnson earlier today, or tonight, she mentioned about Baguio as your stop for tomorrow's performance. So, from all of us, because these people are from different parts in the Cordilleras, North Luzon, do you have like any plans to do it, redo it in Baguio or in other nearby places? Sorry, we have plans. If you have plans more to do a concert after Baguio or like nearby provinces, but. Yeah, definitely, because we really want to perform around the Philippines. And also, I think it's nice to perform in remote places because they get to watch us perform when usually hindi naman talaga madaming napupuntahan ng mga tao. So, for sure, we're gonna want to go there. But obviously, like with the schedule right now, it's very hectic, but maybe in the future, hopefully. Yeah. Let me just share this, that a couple of days ago, when I got back in the Philippines, I've heard your song somewhere in Taiwan, so congratulations. Thank you so much, Chino, Parker Young. Of course, gentle reminder, guys, as much as we have to do this all day, medyo umuulan na rin, guys, so we're gonna wrap this up na. So before, syempre, of course, our ladies need to practice, need to have rest, and of course, for our safety rin. So let's go on. Of course, Kim, you have a question from K-Light. We're just going to limit one question for the next, for our safety. Go, Kim. Hi, ladies. It's been so, so exciting to see yung trajectory ng career niyo just in the past year. Sobrang bilis. I first heard of you through a good friend, Nico Del Rosario, who you work with as a songwriter. So I'm so, so honored. And I thank you for gracing us with your presence here in Baguio. My question... sky's the limit for this question. Where would you want to perform in the future, whether it's at a big international na stage, an event, or even if it's just a city that you'd like to visit and sing in? Sky's the limit, anywhere at all. Where would it be? Coachella! Coachella! Wow! Coachella! Sa moon. Sa first gold room na may performance. Oy, history na making yun pag moon. Sa moon, sky's the limit. Yeah, sky's the limit. And mapuno natin ang Philippine Arena. Yes! Thank you. Yes. Philippines. Alright, that's all. Thank you so much. Thank you, Tim. Now let's go for more friends with business. Mirror, we have Ms. Mary Lou. Ms. Mary Lou, yeah. Okay, thank you so much. We have from Big Sound, Sir Rico and John Pereira. Yes. Tanungin mo na lahat. Go, German, KBP. Maraming salamat. Good evening, mga beautiful binibinis. Welcome to Baguio City. I'm an incidental fan because my daughter is a real fan of Bini. Maraming salamat. Wala ko nga yung autograph book niya. Alright. How do you feel that your music has reached not only locally but internationally, like dancing to your tunes of Pantropico and Salamin Salamin? Well, how do you feel? We feel extremely blessed kasi we remember those days where every time or before we would have our music videos released, we
would always ask na magbo-boom kaya to or kailan kaya tayo magbo-boom? Magbo-boom pa ba? O boom pa yes? Every year, kunwari ng 2021, this is our year. The year natin to, 2022. Nire-request yung mga songs namin, kunwari, pag kumakain kami sa mga restaurants, gano'n. Nire-request talaga namin yung kami songs namin. Kami nagre-request, hindi sila nagpa-patrol. Ngayon sila na yung nagpa-play ng patrol. Oh, yeah. Totoo. 2023, this is our, ito na yun girls. Sorry, year to. I feel it. It's 2024 pala. Pero syempre, bago po namin mahanap tong sound ng Toy Bubblegum pa, parang nakailang, ano rin kami, experiment. Nag-experiment talaga kami. Like yung first album namin, iba-iba ng genre. Parang, hindi yung, parang alam, nahanap, hinahanap pa rin namin until our second album, I think. Tapos, ayun, biglang nag-ano nga po yung Pantropico. So, and nana pala, yung nana. So, nag-stick po kami dun sa ganong genre. And nagustuhan po ng mga tao. Pero hindi pa rin kami natatakot mag-explore po ng iba pa. Yes, cherry on top, bago siya sa pandemya. So, abangan niyo po. Yes. Even local and international influencers are now dancing your tunes, no? So, congratulations. Thank you. My next question, I think, your fans deserve an answer from each of you. Ano ang isang bagay sa buhay nyo na dapat hindi nyo kinakarera? May we know from each of you? Kinakarera. Ano ang isang bagay sa buhay nyo na dapat hindi nyo kinakarera? Para napaisip sila doon, Sir Rico. Kinakarera. Ako siguro yung pagiging bata mo. Like, you have to enjoy your youth. Kasi once na sa certain age ka na, parang dapat pala ginawa ko na ito. Dapat pala, ganito, ganyan. So, ngayong bata pa ako, like, ina-enjoy ko siya. I'm seizing the moment. Yun, yes. Seizing the moment. And if it, everyone kayo, will agree kayo ba? May dali po kayo, ladies? Okay. Siguro the princess. Pagiging ano, magastos. Kasi minsan lang to, pero hindi siya ano, red flag siya actually. Pero kung gumagastos kayo sa mga gusto nyo na bagay, pagkain, okay lang yan. Basta isang beses lang tayo mabubuhay. So, if you can't stop thinking about it, buy it. Yun. That's my motto. Ang dami na kami rin. Ang yaman, basta ako. Magagastos din kasi yung mga... Ay, de, ganyan talaga. Okay, so Rico? How about you, Adam? Yung iba sana para at least marinig natin. Ah, okay, sige. Ako po, pagligo, you need to take your time. Buhay ay hindi karera. If minamadali ka na ng pamilya mo, patugtugin mo lang yung karera. Yun na yung paano, parinig mo. Okay. I love it. Ako siguro, like, yung sing mo in life. Like, example, with that I mean, like example, if ako sa age ko na to, 23, I could have been a graduate na sana, yung mga kabatch ko graduate na, pero nasa school pa ako. So parang it's fine, okay lang yan. Kasi iba-iba tayo ng nanda sa buhay, na una naman sa akin yung career before I graduated, or hopefully I will graduate. But it's fine, graduate hindi, may ano, may trabaho hindi, pero as long as buhay ka, no? As long as you're living and happy in life, happy where you're at. I think that's the very important thing. Yes, trying to live in the moment. Yes. Same for that, the Aya. Same din po. Ako, wait lang. Akin, ano? Ayan. Pag-ibig. Ay! Ano sa mga kong pag-ibig? Kinikilig si Joanna. Pero yun, dapat talaga yung love. Hindi siya nakatingin si Derek. Nakatingin si Derek yung pag-ibig. Hindi yung rush yung love. Yes. Kaya meron ako kami yun. Hindi kayo rush. Yeah. Very good. Don't know your love. Kasi there are still a lot of people you will meet in life, a lot of things you will learn from people. Pero huwag niyong i-rush kasi dapat talaga focus on yourself muna. Kasi how can you love other people when you can't even fully love yourself and accept yourself completely? Tsaka pag nagmamadali ka. Self-love is the best love. Focus sa mga magaling tao. Alright, congratulations to the Baguio. And we'll see you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rico from Big Sound. Now, of course, from County 99.9. Sir John. Okay, let's go with Ma'am Malu before we wrap things up. Ma'am Malu, may question pa daw po si Ms. Malu. Ay, there po. Hello po. So pretty and live. Very lively. Thank you. Welcome to Baguio again. Actually, tatanong ako kasi siguro mga apo ko na ang fans
Thanks, yeah. I'd like to have the thrill of telling them I met the people. So anyway, just wondering, kasi ganda-ganda ng chemistry mo. How did you get together? As a group? Oh. Quite a while. Right, Joel? So, ito po. magsimula po tayo sa year 2019. So, meron po tayong Star Hunt Grand Auditions po. 2018 pala yung auditions po. So, yung Star Hunt Grand Auditions pumupunta siya sa iba't ibang provinces po. And yun, kung saan kami nag-auditions. I think si Stako lang po yung nag-Araneta audition. Yes, pero lahat kami sa mga provinces po namin kami nag-audition po. So, we had callbacks po until na-callback kami lahat for... Actually, wala kaming idea before na for a girl group pala siya. Basta pinapakanta, pinapasayo lang po kami. Tapos, dumaan po kami sa bootcamp. 5-day na medyo nakakamatay na training po siya. Tapos doon po nagtatanggalan. Until in-announce po ni Direk Loren na final 8 na po kami. And it was not the original plan po talaga before. Kasi parang ang dami ng 8 po, di ba? And ang hirap ng even numbers. Alis ka na, Jo. Pero I think ano po, magical yung 8 and ano, we're meant to be together. Aww. Yes. Do you love us? Of course. Ano naging solid? Like, feeling ko naging solid kasi nagstay kami ng isang buong bahay for how many years? 3 years. 3 years. So wala kaming choice kundi mag-adjust sa isa't isa. And i-handle ang mga topak po ng isa't isa. Yes. Nang walang uwian. May mga away po. Siyempre may mga away na... Kasi lahat kami mga babae. Tapos halos pagkakalapit ng age. So hindi talaga may iwasan yun. Pero... I think the fights happen for a reason. At the end of the day, mas pinipili pa rin namin isa't isa. Tapos nag-roon kami ng sama-sama. Aww. Look, ladies! Okay. Hindi naman. They just got from a performance and from rehearsal, so... Pero kahit short lang po. Okay! So, short lang po. Ano ba ang gusto niyo po song? Okay. Ito na. Para sa mga tayo, binigyan niyo pa ng chance. Questions, Ines. Ano? Okay, wag mo na tayo. Wag mo na tayo. Okay, ladies. 5, 6, 7, go! Huwag muna tayo umuwi, mundo'y tahimik sa iyong tabi. Dito mo maagapan at ang gabi, naglalaho ang dilim sa iyong ngiti. Dito muna ko. Friends from the local press, dito po sa Baguio, thank you so much. Sing La Make ng